nakitang-kita ko humihiti ay sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Marisol Soriano, ito si Bongbong Marcos. Tanong ko, kayo po ba eh handang magpa-drug test? Okay, ikaw na mag-scoop. Binigay ko yung resulta ng drug test ko na kinuha ko kanina umaga, nasa PIDEA na. Matapos pabulaanan at di umano'y itinanggi ng kampo ng mga Marcoses na hindi raw totoo na naingkwentro at kasama pa noon ni President Bongbong Marcos ang Diamond Star na si Marcel Soriano sa di umano'y pagdudurog ng pulburon sa Rizal Tower sa Rockville, Makati. Quezon City Police, kinumpirmang dinakip ng kanilang otoridad ang di umano'y veteran actress matapos mahulihan ng ilegal na droga. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayong magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ito ang shocking revelation na halos hindi katanggap-tanggap para sa ilang mga Marcoses na in-expose mismo ni Maharlika na may isang veteran actress na di umano'y minsang nakaduruga ni BBM sa Rockville, Makati, partikular na sa Rizal Tower. Bukod sa kanyang mga ebidensya at PIDEA list na inilabas nito, tila ibinalita rin sa ABS-CBN News noong 2012 na si Maricel Soriano nga ang nakatira sa nasabing address na 46C, Rizal Building, Rockville Poblacion, Makati City. Ang exact location na i-read sana dapat ng PIDEA kung hindi lamang hinarang ni Pakito Ochoa. Narito ang panibagong expose sa say ng mga netizens at pagkumpirma ng Quezon City Police na hindi fake news kundi may katotohanan ang lahat ng akusasyon sa veteran actress na si Maricel Soriano na di umano'y minsang nabaliw sa pagkalulong nito sa pulburon. Kumpirmadong mas tumitindi at lumalalim pa ang sugat at ebidensya na nakalap ngayon sa social media patungkol sa pagkakasangkot ng veteran bida kontra bida actress na si Maricel Soriano na minsan ang in-expose ni Maharlika na di umano'y tinukoy ng PIDEA na kasama ni BBM na di umano'y nagdudurog ng pulburon sa Rockville, Makati City. Mas lalo pang tumindi ang mga aligasyon sa actress nang ilabas mismo ni Maharlika ang verified PIDEA list kung saan dito nakalagay ang exact address kung saan dapat i-read o gagawin ang pre-operation ng PIDEA. Mas lalo pang nagulat ang maraming Pilipino nang kumpirmahin rin ng Quezon City Police na minsan na nilang nadakip kasama ang veteran actress sa 12 na hulihan nila nang di umano'y illegal na droga noong 2012. Mismong ang dating Quezon City Police na si Guillermo Alyazar ang nakahuli kay Maricel Soriano na tila sa kalagitnaan ng kanilang sesyon. Inaresto ang aktres at 2 kasama nito na tila nagsasaya at nagdudurog pa ng pulburon. Sir, yung parang sa akin, no, kahapon pinapanood ko kayo, parang for me the best part, no, yung best part na sinabi mo, yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Exactly. No? Kasi nga yung sinabi mo na nobody is above the law. Lahat tayo ay pantay-pantay sa batas. So, bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene si Pakito Ochoa, no, executive secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at that time. At ito ay hindi lang nangyari ito kay Bongbong Marcos kundi sa napakaraming Pilipino, no? Pag mahirap ka, huli ka, no? Pero sa kanya, buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso na binibigyan na naman ng takip at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya, at lahat sila dyan kung umasta eh. Ganyan ang Pilipinas. Kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law. No? So, siguro lang sir, gusto ko lang express yung pasasalamat ko. Kasi itong 2 na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng pangulo na ito, ng administrasyon na ito, na kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino,
kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit na ano. So, maraming salamat, sir, kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So, binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno, na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Your reaction to that, sir? Bilang ngayon ikaw ay isang pambansang whistleblower and crusader sa pag-aayos ng gobyerno natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na tagurian ako ng kung ano paman po. Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman. Yes. Na na-reduce ko doon sa declaration ng confidential informant. Mm-hmm. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, ano, nagkaroon po ako ng percent information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa mga ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Mm-hmm. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan, at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Mm-hmm. Yun po yung pinanumpaan ko po sa laysay o yung testimonya sa Senado base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng ano no, sinisikap ko po na ma contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all, nakita ng taong bayan na hindi ka nagsisinungaling. Kung ano itong ano. Sa akin naman, wala namang ano. Ang sa akin lang, trabaho lang. Yeah. Dahil kung itong report na ito, hindi nag-i-exist, walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maiso doon sa Tagum City. Klaro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin. Ano? I-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko. Walang ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang. Para walang gulot. Walang igaganon. Kung wala yan. Sir. Kaya nga. Sir. Opo. Excuse. Sa tingin po ninyo, with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawan ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba at kaya pang abutin itong confidential informant? Sana po. Ayun. Narinig niyo mga kababayan. Oo, yung kahapon, no, another thing parang very embarrassing for me to watch, no? At saka also nice to watch, yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. Alam na alam ninyo, bawat galaw, tsaka trabaho lang, no, sinasabing mo parate. Gustong gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho. No? Lagi kaming, ano, trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon pinapakinggan ko si DG Lazo. No? Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung laging bumabalik ka sa mandato. Dun, yun, mahalaga yun eh, yung bumabalik sa mandato. Kasi nakita ko, under this presidency, no, lumalayo na yung usapan ko, pero gusto ko lang sabihin lang yon na napakahalaga, katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, parang nakakagulat masyado. No, kasi nakita ko, ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. No, so, it has become... yung leadership, talagang apektado silang lahat. So, gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So, kahapon hindi ka malusutan eh kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir.
At nadugtungan kong binabanggit ni Ma'am Lorraine, sir, ha? Binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. No? In fairness, right away demolition, yeah, job. Demolition job. Denial, and then sinalangan ka ng walo na magdi-deny ng iyong sinasabi. But you stood your ground. Yeah. And hindi nila natinag ang iyong direct assertion, personal direct knowledge, and revelations in spite na walo. Yung walo, sinabi nila, iwas talaga sila to confront you, but you were confronting them with your truth. Ang tanong namin ngayon doon sa observation na yan, Mr. Morales, you were very certain of the truth. Ikaw ba ay convincido ka ba? Opa. Habang tinitipa mo, we will use your word, tumitipa ka sa direct investigation of the confidential informant doon sa kaso ng supposedly operations para arestuhin sila Marcos Jr., Maricel Soriano, among others, during the time of direct interview and up to the present that we're talking to you, and you are now at the Senate investigation, are you convinced that the president should have been targeted and executed with operations because you are convinced of the revelations of the confidential informant, you as an investigator, sir? Unang-una, no, kaya nagkaroon ako ng motivation para idokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil dun sa mga litrato. Ang litrato na nakaprint sa papel, ano, nung makita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula dun sa cellphone, pareho eh. Pareho. At yung mismong tao na kumu